Guys, so tuloy po tayo sa loob. Okay, from the main door, ayan, sure up, and then may mga sleepers pong provided ang owner ng bahay kasi bawal po yung sleeper sa loob. And then, syempre, protection din po ng carpet. Itong door na to, ito po ay papunta sa garahe. So, what the owner did, hindi niya po to nilalagyan sa sasakyan kasi nakita niyo carpeted siya. Ang ginawa niya instead, gumawa siya ng mga strings dito for clothesline. And then, meron ditong dryer and washing machine. At isa pong dirty sink. And then, there's another door here going outside. Ayan. Sa labas po, meron lang pong nakapalibot na mga tanim. Since gabi na, hindi na po natin nilibutin. Kasi nga, hindi nyo na rin makikita. Hi guys! Happy Holy Week! Well, ito po, dito kami sa Rotorua Mago Holy Week. Ito po yung napili naming lugar. At ito po yung Airbnb na aming nirentahang bahay. So, ang ganda po rito sa nakuha naming bahay. Kasi dito po sa likod, makikita nyo, nandun po yung sunset, tapos bundok. And then, yung nakikita nyong parang bahay doon sa may taas ng bundok, sa bandang gitna, yun po yung kunasa yung lodge. Andyan po yung skyline. Okay, so ngayon, pasok po tayo sa bahay. Itutur ko po kayo kung ano yung itsura. Para rin po sa mga plano mag-negosyo ng real estate for Airbnb, ito rin po ang video ko para sa inyo, para makita nyo kung anong klase yung mga style dito sa New Zealand for doing business. For doing an Airbnb business. Okay, so let's go inside. Medyo malamig na po, no, kasi it's going winter. Okay, so ito po yung pinaka-door ng garahe. Yan. Mamaya, mabuksan natin yan from the inside para makita nyo. And then, ito po yung walk path papunta po sa loob ng bahay. Punta po tayo doon sa main door. Alright. So, ito po yung glass door ng sala. Ayan. So, yung main door po ay nandito. Tapos, common po rito sa New Zealand is ganito po, no? Yung mga nagpapa-Airbnb. Gumagawa sila ng ganito, nakasara po yan, so bubuksan lang yan, tapos bibigay sa inyo yung code ng may-ari ng bahay, and then pagka binuksan nyo yan, nandyan na po yung susi ng bahay. Tapos paglalabas kayo, iiwan nyo rin po yun dito para hindi nyo po mawala yung susi. So it's very secured. Ayan. So, alright. Pasok na po tayo sa loob. Okay. So as said, iiwan ko pa yung susi rito. Yeah. Hindi lang. Hindi lang buksan. Okay. Sorry for that. Scramble nyo lang yung number. Okay? So, dito sa loob, ito po sila yung mga kasama natin. Ayan, may baby tayo. Dami lang po. Sila may baby. Okay, so ang unang makikita nyo ay yung sala. Maganda po sa bahay na to ay laki po ng sala. Tapos, ayan, sinet up na nila yung video. Okay, as you know, mga Filipino po tayo. Napakahilig po nating magkakanta. So yun, maganda yung sala, ang luwag. And then ito pa yung main bedroom. Tapos, dito po muna yung main bedroom. Ito pa yung master. So, typical po. Ayan, may baby crib. May, syempre yung bed natin is, actually this is queen size, no? And then, may toilet and bath ka sa loob. Since this is the master. Okay. Yan. Okay. Shower. Sink. Bowl. Okay. Kompleto po dyan. And then, meron po tayong walk-in closet. Ilang beses na rin po ako nag-Airbnb and common po to sa master bedroom dito, no? Parati po may walk-in closet. Okay. So, may window tayo doon. And then, let's proceed. Dito po yung dining.
yung ating kitchen. Medyo magulo kasi siyempre nag-prep na kami ng food. We are hungry na kain kami sa biyahe. So, pasok niyo po rito. Okay, so this is a 4-bedroom house. Kaya dito po yung 3 bedrooms. Ito po isang queen. Another queen bed. So may sariling siyang wardrobe. Yun yung typical po na kailangan ng isang bedroom, no? Bedside table. Ayan. And then ganun din po rito sa kabila. Another master bedroom. Ganun din po. May ano dyan? May bedside table. Ayan. And may closet po. Okay. And then meron pong twin bed dito. Ayan. Twin bed. So kapag ka may mga kids kayo, ganyan, tapos may closet po tayo dyan. And then dito po, meron tayong isa pang CR na nakahiwalay. So ito po ay toilet bowl lang. Ang medyo hindi nga lang po maganda rito sa bahay na to, eh, wala siyang sariling sink dito, which is dapat meron. Kasi kaya nga natin sinaseparate. But anyway, ganun po yung design. Kasi medyo, hindi na po to modern, no? Medyo lumato ang bahay na to. Ayan, so, may sariling toilet bowl dito. And then sa kabila naman po, dito po yung liguan. So may bathtub dito. May bathtub, may sink, may shower cubicle. Tiles naman po lahat. Okay. Alright. So, ayun po. Yun po yung bahay. Tapos, ito po. May isang pinto rito. Ang labas po nito ay ito po yung garahe. Ito po yung tinuturo ko sa inyo kanina na ito po yung pinaka-front ng bahay. So, pagka binuksan niyo yan, yan po yung, ito yung niya, automatic naman po yung roll-up. Lahat po ng roll-up dito sa New Gen, wala pa ako nakita hindi automatic. So, lahat talaga is automatic. So, doon po tayo galing kanina. Ayan, ito yung pinaka-front ng bahay. So it's very relaxing. Masarap po mag-unwind no, kapag mga ganito mga holy week kasi nga we just work. So kapag mayroong mga long weekends, dapat talaga as much as possible lumabas ka ng Auckland or kung saan ka man nagtatrabaho para makapag-unwind ka. And then this place is very affordable naman. It's 400 plus per night no for 4 bedroom. So since marami kami din, syempre may split yung bills. Tipid naman and then plus the foods kasi nga marami. And yeah, so I hope you like this video and thank you so much for watching. Until my next vlog, ciao. Please don't forget to like and subscribe. Laylani Melad. Thank you.